ngayon takantaka sila. Ngayon, ang mga tao, kagaya na itong mga maliliit na to, hindi na nagtatanong sa magulang yan, anong panahon ng Marcelo. Bakit? Ang ikapapanado ni Bongbong, gadgets, cellphone. Lalo na nag-o-online yan. Uy, puta, ganito pala ginawa ng tatay ni Marcelo. Alam na, mulat na. Lagi kong inuulit, bata pa kami, pinugulat na kami. Minemenos tayo, nag-aaral ka, imbis na tumalino ka, lalo ka. Tapos ang matatalino yung dinadala sa bundok. Di ba nagagalit na nga yung mga magulang? Oo. Di ba? Wala na. Tapos na yan. May kasabihan na may ano eh, naniniwala ako dahil mahirap naman sabihing deboto ako eh. May karma. Naniniwala ka. Kaya minsan, hindi naman sa pag, ano, dati rin tayong loko. Pero ngayon mabait na tayo. Bakit? Ganun pala pag may edad ka na. Medyo bumababa na ang alam mo. Kumbaga sa hari, hindi ka man dumuluhod. Kita mo yung mga matatapang, mababait na ngayon. May mga edad na yun. Wala na, hindi na panahon ngayon ng mga tapang, hindi na kailangan ngayon ng inggit. Kailangan magsama-sama na. Halimbawang, eto, magalit na sila kung magalit. Para sa akin, tapos na ang eleksyon. Panalo na si Bongbong. Hinihintay na lang ha, proklamasyon. Magalit na kayo mga magalit. Last slide yan. OFW. Lahat. Sinundan ko yan 2019 pa. 2021, 22 na. Mapunta ka ng Instagram, mapunta ka ng YouTube, mapunta ka ng Facebook. Ano pa ba? Mapunta ka ng Twitter. Walang laman, puro Bongbong. TikTok. Kahit batiin mo, totoo. Tahimik na si Bongbong. Ha? Mantalang sa kabilang pamilya. Ayun, ewan ko lang. Huwag naman sana. Eh, may sakit na. Kita nyo? May sakit na. Karma eh. Matakot ka sa karma. Yung pumatay ka, okay lang eh. Pinatay kita, magtatago lang sa Bisaya. Pero yung karma, kahit saan madilim, andyan, may bumubunong. Nag-get mo ako. Kaya tapos na. Tama yung sabi ng presidente ni Bongbong. Yung mga gumagawa niyan, gumagawa lang ng alingaw-ngaw. Ano sabi ng COMELEC? Ngayon pa kayo maghahabol, hindi naman hukuman, hindi naman ano to, COMELEC ito, wala na. Yung disqualify siya sa... Hindi pa tumatakbo si Bongbong, hindi na binang... Oo! Tapos ngayon nyo habulin kasi natatakot nga kayo. Natatakot kayong manalo. Bakit tayo matatakot? Unang-una gaganda ang... Ayaw nyo ba makalibre kayo ng tubig tsaka ilaw? Ha? Ang tanong? Ay ano, may yung nukler, oh. Oh. Mas maganda nga niya, puntahan natin eh. Ta. Buo pa yan, pero mga pesa, wala na pinagnanakaw na. Opo. Diba? Nasayos niyan. Amerikano pa, mismo yung umano niyan. Dahil nararamdaman na Amerikano, mananalo tong anak. Talagit, hindi lang nuklear sa ilaw ang ano natin. Ang ilalim niyan, gumagawa na ng ano yan. Nakita mo, pinakita na sa Facebook. Ngayon lang pinakita. Kami nga, nagulat eh. Hindi namin alam eh. Alam namin, nuklear na. Gumagawa na pala tayo ng mga reason. Ha? Kaya ang China sa atin, takot ng araw. Yung geothermal sa kuan sa Surigao. Ano nangyari doon? Hindi ko lang nasundan eh. Naputol din 'yun eh. Tinanggal ng Aquino 'yun. Oh, kita mo na. Pati yung nananahimik na rebuto ng mukha ni Marcos, oh, dito sa sirain mo sa Baguio. Doon mo pinakikitang ikaw ang diktador. Bakit si Marcos? Ito lang ha. Tapos na. Yung bang mga pinagbabaril sa Midyola, sino ba may gawa niyan? Alam naman natin. Ha? Yung pinagbabaril sa Tarlac, alam naman natin. Si Marcos, puro hinala lang, nagpapatay. Hindi naman siya pumatay. Alam natin, naging mataas lang ang kapangyarihan ng sundalo noong araw. Naniniwala ako. Rapist, nagnakaw, totoo yan, pero hindi kay Marcos yan. May mga sundalo talagang mahirap eh. Kasi, alam mo na, pangalan niya lang ginagamit. Le, Marcos lang ang ginamit. Pero yung mga itong mga sumunod, alam na natin. Kusino. Hindi na tayo bingi, hindi na tayo bulag. Mulat na tayo. Lagi ko sinasabi sa vlog ko. Lagi na tayong mulat. Idilat na natin yung mata natin sa katotohanan. Kaya kayong mga umaalma o tinatawag na katunggali o kalaban, okay lang. Hindi ako kagaya ng iba na putang yan. Hindi. Matatalino kayo. Ha? Inuulit ko, matatalino kayo. Kwelo kung maaari sa akin lang, huwag muna kayo sumabay. Kasi itong isa, hinug na talaga. Putok na. Pagbigyan nyo, 6 na taon lang. Susunod naman, kayo naman. Sana kung
ang kagagalitan nyo, kasasamahan nyo ng loob, habang buhay, yun mga kayo makakatikim eh. Kumbaga, termino nyo ngayon, pagbigyan nyo, para sa atin ha, kung talagang maganda ang samahan natin, kasi sa Amerika na, ano ko, maganda ang samahan sa Amerika. Maganda. Kaya kita mo, napakasimple ng Amerika. Wala sila nung, putang pangit ng damit na ito, baduy ito. Wala sa Amerika ang ganun. Kasi yan nga, turo ng, ano sa atin, ng mga Kastila. Uy, putang ganda ng damit na ito. Walang ganun sa Amerika. Pagka may pera ka, bumili ka halimbawa ng David 21 inches. Ikaw naman bumili ng 48 inches. Puta sikat to. Sa Amerika, walang ganyan. Anong gawin mo? Mind your own business. Kanya. Bali, wala. Kasi nga, magaganda nga sila. Tayo lang. Kung ganda nga. Kasi, pantay. Parang ano tayo, malisyoso. Dito, nakakita ng putang ganda. Putang ganda. Amerika, walang ganyan. Sa Europe, walang ganyan. Naulit ko nga yung tiboy, lahat, puta yung sa dulo kamatis, mabili yung kamatis, yung mga nagbababi na kamatis na rin, si Trump ay nagtitinda na kamatis, puta hindi mo alam siya, ganun ang Pilipino, ibig sabihin walang samahan, kaya tayo walang asenso. Ang Chinese, America, Europe, may pagkakaisa sila, kaya dapat ganun na, magbago na tayo, wala na, kumbaga masyado na tayong kulelat, tututusin, hindi ko naman maano uli ah, nung kay Marcos, pa ganun. May disiplina. Ngayon, may disiplina ba? Sayang, sayang. Kaya yung naumpisahan, pagbigyan naman natin itong anak. Ha? Pagbigyan natin. Andyan eh. Lahat naman, sinabi nga eh. Eto, manood tayo ng debate. Alamin natin kung ano yung sasabihin nila. Debate, hindi natin ma-analyze yan ha. Kasi mas matatalino sila eh. Ha? Nag-aral sila ng abogasya, kung ano. Para sa akin, parang wala siguro. Kasi sinabi na ng Comelec eh, naghahabol kayo, Comelec ito. Hindi mahukumpo. Yung quality, disqualified, disqualified na yan, eto ha, kung nakakaintindi kayo ng batas, saan narinig ko lang? Apo. At saan nalalaman ko? Ang taong pinadidisqualified nyo, naging congressman. Naging gobernador. Naging senador. Lumaban ng vice president, dinaya. Ba't hindi kayo nag-abon? Bakit ngayon number one siya? At saka nag-abon? Ha? Eh, pangit. Ibig sabihin, tama ang sabi ng presidente ni Marcos. Ayo. Pagbigyan nyo naman, ngayon ka pa mag-ahabon. Ha? Eh, tapos na. Dapat, noon pa. O sige, mag-abon ka na mag-abon. Mag-abon ka na mag-abon. Tingin ko, parang sa akin ha, ewan ko lang, sa akin, parang, kasi ayaw talaga na US na makaporma si Marcos. Babanggit ko ulit, kasi matalino nga mga Marcos. Gagawa na nga tayo ng, gumawa na tayo ng baril, gumawa na tayo ng nuclear. Kasunod nung gagawa na tayo ng barko, gagawa na tayo ng aeroplano. Ayaw ng mga malalaking bansa. Bakit? Eh may kompetensya na sila, Asia ka lang. Kumbaga, puto lang tayo. Ha? Ang liit ng mapa mo. Ha? Ng ano mo sa mapa. Eh sila ang lalaki. Yan ang totoo niyan. Kahit sa abroad, mahilig kami mag-commit. Totoo yan. Kasi yan ang kinakatakot nila. Kaya galit sila. Ang mga, kita mo, tama lang si Duterte na hindi niya kadikit ang Amerika. Mabanggit ko ulit. Eh si Lopez, Amerikano. Okay. Napakasimple, nagit mo. Nag-China siya. Minasama naman natin. Pero umuwi naman ang China eh. Wala namang ano dun eh. Pero ang totoo niyan, hindi ako nagsasalita ng patapos. Kahit anong mangyaring gera rito, hindi pwedeng hindi makialam ang Amerika. Ang tanong bakit? Ang daming resources ng Pilipinas. Hindi niya pwedeng paagaw kung kanino, kung sa China. Andiyan talaga ang Amerika. Ang Amerika, yan ang tinatawag na Big Eagle. Silent Eagle. Napanood mo yung tura-tura? Ano sabi ng tura-tura? Putang ina, Amerika is the Silent Eagle. Kaya tahimik lang yan. Pero pag ginalit mo, pukin na. Maraming allied ang Amerika. Unang-una, andyan ang Canada. Andyan ang Denmark. Andyan ang Italy. Tinalo nila ang Germany at Russia. Tumutulong na rin yan. Hindi ba nila naintindihan yan? Ano ba panalo ng China? Kahit na sabihin mong billion yung ano mo, mga air force mo, mga allied mo. Eh, ang daming tutulong sa Amerika. Dalawang bansa lang tutulong sa Amerika. Baksak na ang ano, China, alin yun? Italy, tsaka, ano, mother country, itong British.
magkadikit yan, hindi pwedeng mag-away yan. Kasi alam naman natin nung araw na nag-away ang British sa Amerika. Pero nagbati sila, talagang dikit na dikit na. Ngayon, makampi na rin natin ang Japan. Pero ang Japan, binuhon pa tayo ng araw. O ngayon, friendly na talaga. Germany, friendly. Sa inyo, yung sinasabi nyo nagnakaw si Marcos, hindi nyo naintindihan, maniwala kay sa hindi, nasusundan namin yan. Kasi talagang linya namin makialam sa mga, hindi naman makialam, nagre-research kami. Ang binabayad sa dating Ferdinand Marcos, late ma president, ay ginto. Bakit dadami ang ginto ni Marcos? Bakit ang tanong, marami ba tayong ginto? Wala naman tayong ginto eh. Yun na sa Baguio, yun na sa Cagayan, yun na sa Davao. Pero hindi naman ginto na bara-bara yan. Saan nakuha? Eto yan. Yung Chinese, yung iba, hindi na komunista. Takot sila makuha ng komunista, nagtago dito ng ginto. Marami nakakalam yan. Halos abroad at saka mga sundalo. Si Ferdinand Marcos, sundalo. Siyempre, yung mga nagbaon niya, namatay na, siyempre kukunin ko na yan. Pinalabas nilang nakaw. Bakit nakaw? Kasi eto yan eh. Nung araw, panahon ng komunista, kita mo ang dami mga Chinese atin. Galing ng Mandarin, mayayaman yan. Galing ng mga Malaysia, Singapore, dito nagtakbuhan lang yan. Kasi dito sa atin, maluwag. At saka, sila itong atin eh. Alos, kumbaga, mahirapan na silang humabol. Yan ang totoo niya. Maraming dito, hindi naman ang tawag nun eh, nag-living ng mga ginto nung araw. Kaya, ito mo yung yung Buddha, ano tawag na ito? Golden Buddha. Golden Buddha, pangalan nito, nakalimutan nga. Yamashita. Pinalalabas nilang nakaw. Anong nakaw? Meron na magsabi, yan talaga, binigay kay Marcos yan. Dahil nga, meron mga mayayaman ng araw, parang wawawin. Ikaw namimigay ka, maraming mga mayayaman nagbibigay rin sa'yo. Kasi parang natutuwa na ibigay mo to talaga sa mga nangailangan. Parang ganun si Marcos. Kasi patay na yung may-ari, no? Parang dinunate sa kanya. Na talagang gagasisin ngayon, bebenta niyo yung para sa ano natin? Bayan? Diba, paano nga gagasisin? Itinira na nga siya. O, ngayon, alam nyo na, yung martial law, napakaganda. Pero nung dati, hindi, magiging dito to, magiging ganyan. Maganda ang martial law, ulitin-uli. Kung hindi nagka-martial law, ano tayo ngayon? Komunista. Mamili ka. Komunista? Ha? Komunista o demokrasya? Marami pa rin ano sa atin. Mayroon pa rin magsalita. Marami pa rin yan. Pero nakaporma ba? Ayun, binabatikos nga ni Duterte, di ba? Ba't talagang matapang ka, bumaba ka rito. Hindi ko nababanggit na kasi na yung alam nila. Marami pa rin. Kaya lang hindi na sila makaporma, hindi katulad ng araw. Kasi yung mga sumusuporta sa kanila, bukod sa pagod na at galit na, wala na rin eh. Kumbaga, kanya-kanyang ano na eh. Kanya-kanyang na wala na lang eh. Kumbaga parang sa bunga yan eh, panapanahon. Hindi na nila ngayon panahon. Kumbaga. Ewan natin, maghintay tayo. Pero para sa akin, hindi naman siguro. Kasi parang yung panalo ni Duterte, naniwala ko eh, galing na sa taas eh. Ito. Kaya si Bongbong, alam ko, galing na rin sa taas yan. Hindi na rin gugustuhin ng Panginoon na maghirap tayo. Ako, hinahabol ko niyan, hindi sa akin, may edad na ako eh. Yung mga apo ko. Para lumaki man lang sila na, kumbaga, may mga puno pa na, yung kanta ng asin, na meron pa ba silang dagat ng mga puno. Baka. Kasi anong ginawa? Di ba tatanggal na nga yung mga puno, lahat, puro mga lupa na. Parang ganun ang kwento. Kapaligiran yan tayo. Kapaligiran, di ba? Tay, interlapit na tayo. Patanong kung suportado niya si Bibi. Hindi kaya takot yung mga... Ayan, Sir John Carl Gamers. Okay, ito lang din. Manalo yung Marcos. Kasi nga, masingila sila sa laki ng internet. Totoo, takot sila. Sa gold deposit. Yan ang totoo, ano. Takot sila. Yan kasi nga yung global, ano, yung nagtatago ng internet ano, ni Marcos. Totoo. Yung year 2000, yung 2011, di ba, birthday ni Marcos yun. September 11, Yun din ang maturity date sa interest ng gold deposit. Tsaka ako nasundan nyo, ang last kaya, testament, ang last testament, si Marcos lang ang makakakuha. Anak, hindi si Imelda, Marcos tanging Marcos lang. Hindi apo, kundi anak. Kasi talagang yung psychic, sabi nyo yabang,
Kasi ako manggagamot ako eh, ha? Kwento lang. Totoo yun, yung psychic. The next president is Marcos. Hindi niya kilala si Marcos, ha? Alam mo kung saan lang niya nakita? Hindi sa, ano, may mga Ted, ayan eh. Ha? Kung ibig sabihin, sa nakikita nila, tinugma-tugma lang yung birthday, sa nakatira, anong mga pecha. Sa pecha lang, sa date lang. Kung nabasa niyo sa Facebook, ha? Yung psychic na yun, nakalimutan ko na yung pangalan. Si Kwan, si Rio, si ha? Rio. The next president to, hindi binayaran yan, ha? Hindi inano yan. Talagang marami, maraming takot na manalo si Marcos. Kasi maraming mababawi uli si Marcos. Maraming mababawi si Marcos. Kaya hintayin natin, hintayin natin. May awa ang Diyos.